Maraming nagre-request sa inyo na gumawa ako ng video tutorial about sa pagkukulay or yung application, paano ba ang tamang pag-a-apply sa kulay. Sa video ito ay pag-uusapan natin or ituturo ko sa inyo mga pinaka-basic pagdating sa pagkukulay. Hi guys! Hello mga Sisilab! Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your Sisilab's Chading! Bago tayo magsimula magkulay mga sisilab, pag-usapan muna natin yung mga bagay-bagay na dapat natin i-consider pagdating sa pagkukulay na maaaring makatulong sa ating nang malaki. Alam naman natin na ang pagkukulay ay madali lang, sa tingin natin ay madali lang, pero meron tayong mga dapat na i-consider bago tayo mag-apply sa ating sarili or sa ating mga client. Unang-una dyan mga sisilab, dapat alamin muna natin yung history ng buhok ng ating client, kung ano yung mga pinagawa niya before bago tayo mag-start sa pagkukulay ng kanyang buhok. Para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin at kung ano mga kulay ang dapat natin ilagay sa kanya. At alamin din natin mga sisilab kung ang ating client ay merong skin allergy pagdating sa pagkukulay. Kasi minsan may mga client na may mga allergy pagdating sa kulay. At ang pangatlo mga sisilab ay yung color shades na gagamitin natin sa ating mga client. Kasi hindi lahat ng shades ay bumabagay sa skin tone ng ating mga client. So dapat binabagayan. Hindi yung basta-basta ka lang a-apply ng color, eh hindi naman pala bumagay sa skin tone ng ating client. Dapat i-consider din natin yung color shades sa skin tone ng ating client. Pero mga sisilab, pagdating sa mga client, sila pa rin talaga ang masusunod. Pero pwede tayong mag-second opinion kung ano ang pwede or ano ang mas bagay sa kanilang skin tone pagdating sa kulay. And lastly, mga sisilab, yung peroxide or oxidizing cream na ating gagamitin pagdating sa pagkukulay, kasi malaking factor din po yung kung ilang volume ang dapat nating gamitin sa shades na ating gustong i-achieve. At bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. And let's jump to this video mga sisilab. Let's start mga sisilab. So ito po yung buhok ng ating client na kukulayan natin. As you can see, meron siyang touch of natural brown. Gusto ng ating client ay ipa-enhance yan or lumitaw ng konti yung shades ng kanyang color. So let's take a look guys kung anong ang color na ibabagay sa kanya at kung anong kulay ang i-apply natin sa kanya. So ito na mga sisilab, magmimix na po tayo ng kanyang hair color at ang gagamitin natin na brand sa kanya ay itong Bremod Professional na hair color. At ang kanyang color shades is golden brown 7.3. Dahil yan ang nais ng ating client, yung shades na golden brown. At ayaw na ayaw niya po ng sobrang light na color shade. So gagamit lang po tayo ngayon ng oxidizing na 6% para hindi po siya masyadong matingkad na matingkad. Since ang kanyang buhok ay hindi naman maitim na maitim or para siyang may pagka-touch ng natural brown. So gagamit lang tayo ng 6% para hindi siya mag-lighten masyado. And by the way mga sisilab, ang ratio ng ating mixture ng hair colorant at oxidizing cream is 1:1. Kung gaano kadami ang ating hair colorant, ganun din po kadami ang ating oxidizing cream. At paghaluin natin yan siya ng maigi, yung tipong creaming-creamy na yung wala na po talagang makikita na buo-buo na hair colorant. And disclaimer pala mga sisilab, ang ating po palang client ay nirebond ko siya. So hindi ko na lang po pinakita ang buong process ng hair rebonding dahil sa hair color po tayo magfo-focus ngayon. So after po niyang ma-blow dry, pagkatapos ng neutralizer, ayan, ito na po yung naging result niya. So applyan na po natin siya ng ating hair color. And step 1, by the way mga sisilab, wag na wag po muna natin siyang isasagad sa anit once na nag-apply tayo ng ating hair color. Mag-iwan tayo ng 1 inch away from the scalp kasi mas mabilis pong mag-develop dyan sa bandang roots parts kaysa doon sa mid to end parts. And sa pag-apply naman mga sisilab, dapat manipis lang po ang sectioning para
yung contribution or yung distribution ng ating hair colorant doon sa ating client's hair ay maganda yung kanyang pag-develop. Kasi pag makapal, minsan yung mga loob-loob ay hindi nalalagyan totally ng pangkulay. At i-massage nyo po ng i-massage para yung pag-contribute ng hair color ay even at hindi siya magkaroon ng mga patchy once na natapos ang ating application. And tips ko pala dyan sa mga beginners na magkukulay ng mga buhok ng kanilang mga client, hatiin nyo po sa apat na portion ang buhok ng ating client para hindi kayo mahirapan sa pag-a-apply. Then unahin nyo po doon banda sa nape area o yung sa pinakailalim kayo mag-start pataas. Then after dyan sa likod, yung other sides naman or yung magkabila ang sides naman ang ininext po natin. At isa pa pala mga sisi love, ang pag-develop po ng hair color sa buhok ng ating mga client ay nakadepende rin po ito sa status, sa strands ng hair kasi hindi po sila pare-parehas ng pag-develop. Merong mabilis at meron ding matagal kumapit yung kulay. Ang pinaka-importante lang po ay i-check natin ng i-check ang buhok. Once na kumapit na yung hair color, saka po tayo mag-move on sa next step. At dito pala sa status ng hair ng ating client, dahil meron siyang parang natural brown at medyo manipis ang strands ng kanyang hair, ibababad lang po muna ito natin ng 20 minutes before natin siyang i-check. Ang pag-set po ng oras mga sisilab, kung kailan kayo huling natapos mag-apply ng inyong hair color, doon po kayo mag-i-start ng inyong timer. Hindi yung kung kailan kayo nag-start ng application, kundi kung kailan kayo natapos mag-apply ng pinakahuling application, doon po kayo mag-start ng inyong mga timer.
Then after natin ma-applyan yung rooting mga sisilove, ibabad din po natin siya ng at least 15 to 20 minutes dyan sa rootings. Kumbaga, mag-add tayo ng another 20 minutes sa body part, magiging 40 minutes siya on in all. 20 minutes sa rootings, then after nyan, pag nakulayan na po ang rootings, saka naman po natin siya banlawan at maglagay po tayo ng treatment as much as possible para hindi po mag-dry ang buhok ng ating client. After lahat ng application, mga sisilabay, nabanlawan na po yan at pinapatuyo na po natin ang hair color. Actually, hair rebound talaga. Hair rebound with color, mga sisilabay. As you can see, ito na po yung naging result ng kanyang color shades. As you can see, super nice, super ganda ng kanyang color shades na ginamitan natin ng golden brown 7.3 na color shades and 6%, 20% volume oxidizing cream. What do you think, mga sisilove? Comment below at kung meron kayong mga suggestions, comments, and recommendations, mag-iwan lang po kayo dyan sa ating comment section. And give this a thumbs up, mga sisilove, kung nagustuhan nyo ang video ng ito. And you can also share this video. At kung gusto nyo pa ng maraming hair care tips and techniques, huwag kalimutan mag-subscribe at hit nyo yung notification bell para sa ating mga future video ay ma-update kayo. Maraming salamat for always watching and for supporting our channel. And this is Chading saying, have a great hair day, everyone! And this is the final touch, mga sisilab, after niyang ma-hair iron. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.